Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa Kabanang Kwento ng Bayan ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Jessa na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa isang puno na nalulungkot dahil walang nag-aalaga sa kanya na pinamagatang Pepeng Puno. Isinulat ito ni Amy Chris Jane Sabado Rubio mula sa Dibisyon ng Isabela at iginuhit naman ni Glenford O. Fernando mula sa kaparehong dibisyon. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Jessa Ruwalio Zamonte ng Dibisyon ng Occidental Mindoro. Handa na ba kayong maglakbay sa Kabanang Kwento ng Bayan ko? Halina't makinig! Iyak ni Pepeng Puno, isang punong mangga na bagong tanim pa lamang. Malungkot na naman si Pepeng Puno. Nakita na naman niyang dinidiligan ni Pedro sinapat at pinong. Mas magaganda at malulusog na ang mga ito. Mayroon silang mayayabong at maberding dahon. Mahahaba at matitibay na sanga at kitik sa bunga. Nakita siya na umiiyak ni Lolo Popong at nagtanong, "Bakit ka umiiyak, Pepe?" "Wala po kasing nag-aalaga sa akin," sagot ni Pepe. Nagsalita si Pearly Araw. "Huwag ka nang malungkot, Pepe. Nandito ako upang palusugin ang iyong mga dahon." Dagdag nito. "Ako rin," sabat naman ni Puring Ulap. "Makatutulong ang aking dalang ulan sa mabilis mong paglago." "Pero bakit ang tagal kong lumaki?" tanong na naman niya. "Hindi pare-pareho ang mga puno, Pepe." Paliwanag naman ni Petrang Lupa. "May mas mabilis talagang lumaki, mamulaklak at mamunga." Dagdag nito. "Maghintay ka lamang at maging masaya sa bawat araw, Pepe." Panghihikayat ng mga ito. Unti-unting gumaan ang loob ni Pepe sa sinasabi ni na Pearly, Puring at Petra. "Sige po," nakangiting sambit ni Pepe. Isang umaga, nilapitan siya ni Pinang at siya ay diniligan. Inalisan ang damo at nilagyan ng pataba. Tuwang-tuwa si Pepeng Puno. "Yehey! May mag-aalaga na rin sa akin." Masaya nitong sambit. Araw, buwan at taon ang dumaan na inaalagaan siya ni Pinang. Isang araw, "Wow! Napakaganda naman puno nito!" Wika ni Puroy Paru-Paro. "Ang gaganda ng kanyang mga bulaklak!" Sambit ni Puroy Paru-Paro. "Mukhang masasarap ang kanyang mga bunga!" Dagdag nito. Si Pepeng Puno na dati ay maliit at puro dahon lamang ay isa ng napakagandang puno. Pwede ng silungan at paglaruan ng mga bata. Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ani ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig at matutok.